Kasi nila yung tinatap sila. Yung itap mo lang, ramdam na nila yung pagmamahal. Iba-iba. Eh kung yung anak mo, kinesthetic, gusto niya hinahag sa ikaw naman na magulang, i-auditory, gusto mo sinasabi mo, anak, I love you. Sasabihin naman mo, corny naman ni nanay. O kaya visual yung anak mo, gusto niya may regalo. Dapat alam mo kung paano ka magmamahal. Kung hindi umipekto itong pamamaraan mo, o pag-isip ka pa na ibang pamamaraan. Baka ibang sa ibang pamamaraan. At yung ibang mga kabataan ngayon, digital. Ano yung digital? Gusto nila naririnig. Gusto nila nakikita. Gusto nila nararamdaman. Patay kang bata ka. Kung ikaw yung magulang, hindi mo alam kung paano. Ha? Kaya yung mga bata nandito, mga millennials, mga kabataan, ha? Alamin nyo rin kung ano yung paano yung magmahal yung magulang ninyo. Kayong expect ng expect. Gusto nyo regalo agad. Ay gusto ng magulang nyo, sinasabi. Love by all means. Lahat gagawin. Letter D. Do it with your life. Be a witness. If you want to communicate love, sa'yo munang sarili. Tayo muna. Tanggapin muna natin na tayo mahal ng Diyos. At yun yung ibabahagi natin sa ating kapwa. Be a witness. Be a living witness by words and by deeds. Hindi lang ngawa ng ngawa. Sabi ni St. Francis of Assisi, preach the gospel. Use words if necessary. Kung hindi necessary yung words, wag na lang. Ipakita na lang natin sa ating kilos. And lastly, letter E, empower the others. Yung iba, bigyan mo ng lakas. I-inspire mo. Bigyan mo ng kakayanan para makapag-evangelize din, para maging katikista rin. No? Para magbago din yung buhay nila. So we have, hindi dapat tayo natatapos sa sarili. Dapat yung iba, ini-empower din natin. Ini-enable din natin to become evangelizers and catechists. So to summarize, the A to E of creating evangelization. Una, aspire to change. Pangalawa, be a good companion. Pangatlo, communicate love. Letter D, do it with your life. And lastly, empower others to do the same. Empower others to aspire to change, to be a good companion, to communicate love. Networking. I-duplicate mo yung sarili mo. Pag pinagdaanan mo na yung lima na yan, dapat mag-duplicate mo yung sarili mo. Ha? So we have to make a commitment. Sana lahat po tayo na nandirito, let us make a commitment. Huwag nating sayangin yung pagkakataong ito na nandirito tayong lahat. Dinalatahin ng Diyos sa lugar na ito. Kami ni Bishop, ang aga namin gumising. 3 o'clock, nagbabiyahin na ho kami. No? Pero naniniwala tayo na ang Diyos ang nagdala sa atin dito. Huwag nating sayangin, we have to make a commitment as that. Based on this, let us make a personal commitment. For example, mag-commit tayo that we will change our wrong beliefs tungkol sa sarili natin, sa kapwa at sa ibang tao at sa buhay. Let us commit that we will be a good companion, a good friend to one another. Hindi lang chismisan ng chismisan, siraan ng siraan. Let us commit that we will share to love to everyone. Walang pinipili, walang sinisino. At all times, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pamamaraan. And let us commit that we will be a good and genuine example sa ating kapwa. Mabuting halimbawa. Just be a good example, and that is efficient enough to be an evangelizer. And lastly, let us commit ourselves to inspire others to do the same. Okay po? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you very much, Father Richard. Maraming salamat sa iyong magandang mensahe.
Siyempre, yung mga catechists, yung mga youth catechists na yan, siyempre, may lesson kaming nakuha ngayon, Ate Aryan. Ikaw ba meron? Ikaw, ano ang iyong lesson, Ter? Tiyaga lang daw. Tiyaga lang daw. At tiwala, siyempre. May isa po akong tanong, mga kapwa katikista, no? Kayo po ba ay masaya pa sa inyong paglilingkod? Amen po ba? Ikaw ba? Masaya ka ba? Yes! Masaya. Talungin mo ako. Ikaw, masaya ka ba, Gerson? Masaya. Masaya ka kasi? Masaya. 30 years na po akong naglilingkod sa aking mga kapwa kabataan, no? Hindi lamang po sa ating diocese, pati po sa ating national. Ngayon? Ate Aryan, kasi medyo malamig. Alam mo na, di ba? So yung mga... May mga inaanto? Oo, kanina habang nagtutok si Bishop at si Father, yung mga sisters natin medyo humihigap. Nakakita ko yung mga langala. Ay, ang lalaki, oo. Siguro kailangan ng pampagana. Pakitignan nga po ang inyong mga katabi. Oo, okay.